Akala ko po, aba pagkatibulaan ko. Hindi pala. Nagsama doon sa pamangkin ko, nagkasawa na. Iniwanan ako. Malungkot ako dito. Ngayon, umalis nga po siya. Wala yung lalaki na sinamahan niya. Diyan sa bahay, nandiyan yung lalaki, nilalama sa didi niya, nagluluto. Naramdaman ko ngayon, para akong nasusuklam sa kanya. Ang nalulungkot ako doon, bigla akong natakbo. Napamahal ako doon sa babae na yun. Ayaw na daw po talaga niya doon sa matanda kasi... Ala, sabi daw po kasi ng babae, matanda na daw po sa tatamin, wala nang pakinabang at di na daw po kayang mag-ano. Magpakas lang naman po kasi yung dalawang. Sa tagal na hindi ko nabalikan, ang 72 anyos na ito ay may nangyari na palang hindi maganda. Mismo ang pamangkin ni Tatay Filomeno ay tinalo siya at tinanan ang 24 anyos na kinakasama ni Tatay Filomeno. At ating alamin ang buong detalye ng nangyari sa kanyang relasyon. Welcome back to my YouTube channel, mga kalingap. At ngayong araw ay nandito tayo sa lugar kung saan nakatira sila Tatay Filomeno. Kita nyo, medyo paakyat po yan at pababa. At hahatira natin ng grocery ngayong araw. At maraming salamat po kay Chef Jen. Ayan, si Ma'am Chef Jen na nagbigay ng pang-grocery ngayong araw. At kung ano man yung matitira dun sa binigay niyang 3,600 ay... Likumin ko po yun para sa plano naming pagpatayo ng bahay nila Tatay Filomeno. At antayin lang natin kung ano yung go signal ni Chef Jen. Ayan. Maraming salamat po ma'am at sana pagpalain pa kayo ng Panginoon. Samahin niyo po kami, kasama ko po si Marcos. Ayan, siya yung driver ngayon. Kinakain mo? Ano yung kinakain mo? Ketchup ng McDonald's. Bakit? Bakit kumakain ka ng ganyan? Tum na ako eh. Tsaka wala kasi dito McDonald's, at least kahit yung ketchup lang matikman ko. Grabe naman. Babe, yung aso. Babe. Agot ako sa aso. Yung pababa na kami oh. Mataas po yan. Ayan, nandito tayo ngayon. Ang daanan, oh, grabe. Ang daanan, papunta ko na Tatay Filomeno. Ay, mataas na naman yung tubig. Grabe, oh. Mataas na naman. Ay, hindi nila alam. Pupunta ako ngayon. Tay Filomeno! Tatay! Tay Filomeno! Ay naku, parang walang tao. Tatay! Wala na yata sila dito. Grabe, ang taas na ng ano. Tao po! Tao po! Tay Filomeno! Wala. Walang umaano. Yan yung makikita na talagang abutin ng tubig yung bahay nila. Yan, oh. Tao po! Wala yata sila ngayon dito. Baka umuwi sila doon kila ano, kila Ate Jonaline. Tao po! Yun lang. Itong mahirap pag umuwi sila. Hindi natin makumusta sila tatay. At may ano, may dala tayong grocery. Ay, nandito. Tay Filomeno! Happy New Year! Gabi na naman at dami po bagang kinaasikaso. Agad na po sa inyo! Ha? Agad
hapon po. Magandang hapon din. Ayan, ayan, nandito na kami sa bahay ni Tatay Filomino. At nadatnan ko nga na walang katao-tao dito, nasa kapitbahay pala si Tatay. At may sinasabi tungkol kay Ate Jonalyn. Nasaan na po si Ate Jonalyn? Nagsama doon sa pamangkin ko, nag-asawa na. Iniwanan ako. Malungkot ako dito. Ang damit niya dito na ito sa akin. Gusto ko umuwi siya para ibigay ko ang damit niya. Isang suot lang ang dala niya. Nung auno. Grabe naman yan, Tay. Hindi. Totoo yan? Oo, akala ko po. Aba, pagkatibulaan ko. Hindi pala. Sayang na pagbumahal ko sa kanya. Kaya sabi mo pala sa akin, bakit nilumalingon ka? Parang ayaw ko sa kanya na buwan. Ako ang kawawa po. Sabi, ma'am, ako malungkot ako maigi. Dahil pagbubukas ko ng bahay ko, nasa kapitbahay ako. Gawa nang napamahal ako sa kanya. Kinuha nung ama ni Ikwa. Alis dyan! Lakad doon! Kinuha nung ina ni ama ni Sabil. Sino pong nagkuha? Yung ama ni Sabil. Siya yun yung kinakasama ngayon? Hindi ko. Sabi na sa alabang. Pero wala na. Aglayas na. Kawawa nga po ako. Grabe naman yan. Ang masakit lang, mga kalingap, ay alam nyo po yung tatay ni Ate Isabel, yung binavlog ni Marcos, yung tatay niya mismo, yun pala yung nagtanan. Nagtanan ba yung dalawa, tayo? Nagtanan yung pizza uno. Walang damit yun. Ito yung mga damit niya. Sila may susuot niya. Bago lang silang magkakilala po. Ay, lagi na yata. Nung Pasko pa. Grabe naman. Ang tanong ko nga mga Alma, sari ka ko nakuha ka ni 500 para binayad sa kanya. At sapagkat ang pira ko dyan, 300 na lang nung mag-payout ako. Nakakahiya sa buhay ko. Binigay niya, yung binigay ko po sa inyo. Ay, yung binigay mo po sa akin, nasa akin. Ah, akala ko naman. Saan siya nagkuha ng pera niya? Dito, nung kuwan pa, nung December pa. May pera siya? Oo. Wala yung ganun na pala ang ginagawa niya. Kamag-anakan niya din po yun, di ba? Yung... Pamangkin ko po yun. Grabe naman yan. Tinalo-talo pa kayo, Tay? Totoo po yan. Kaya malungkot po ako. Hindi ako natira din sa bahay ko dahil naalala ko ang bahay na ito. Kaya hindi po kayo nakatira ngayon dyan? Nakatira ko. Tumutulog ako dito. Oo, pero umaalis kayo pag-araw. Pag-araw? Nanunod ako ng team. Nagpaalam ba sa inyo, Tay? Hindi. Hindi. Ah, nagpaalam po. Ganito pupunta rin siya sa barkada niya sa Alayaw. Ayaw ko siyang kulungin. Dahil ano, malaya siya sa akin. Ngayon, umalis nga po siya. Wala yung lalaki na sinamahan niya. Paano pala yun, Tay? Diba pinabilhan ko siya ng gamot niya? Nabilhan niyo po? Hindi ko binilhan. Hindi mo pa binilhan? Wala nakuha po sa bayan. Ay, walang nakuha sa bayan? Hindi ko nabibilhan yun. Nandyan ang kanya, resita niya. Yung hindi pa siya binigyan sa ospital? Hindi binigyan. Wala sa ospital. Grabe. Nabili ako sa dalawang kuan. Wala nakuha po. Grabe naman si Ate Jonalyn. Po. Akala ko payapo siya sa akin. Kaya pala sabi mo sa akin, bakit di ka tataminoy, nalingon ka? Parang wala ako sa loob ko na ipapakita ko nga sa inyo ang nararamdaman ko. Ano ba yung nararamdaman nyo that time, Tay? Ay, nararamdaman ko ngayon. Para akong nasusuklam sa kanya. Pero antay ko siya. Dahil gusto kong kunin niya mga damit niya dito. Alpasa, bibitawan ko siya. Kawawa ko ay. Grabe naman si Tatay. Kita mo, ma'am, kita mo. Saan ikaw ko galing ang 500 mo? Sabi niya, diyan na niya sa payout mo. Ikaw ko tatatundaan na nandiyan payout ko. Paano naging 500? Binayad pala dyan. Ay, dyan sila nagkakuan. Hindi ako nakikala mo. Ayaw ko nung... Binigyan pala siya. Ayaw ko, ma'am, nung
pakikalman ko sila kahit may ginagawa silang masama dyan. Ayaw ko. Ganun ang ugali ko, ma'am. Grabe naman, Miss Coco. Akala natin tiwala-tiwala tayo. Oh, tiwala-tiwala ako na maalagaan ka niya na siyempre na andyan siya para sa'yo tayo. Umpo, ma'am. Umpo, totoo pa, madam. Kaya ako, ayaw ko. Di ilang araw na tatay na wala po siya dito. Di parang siyam na araw na kasi 10 ngayon. Sampo na, sampo na. Nasa alamang na po. Kasama ni Papa ni Ate Isabel. Alam po nila ng pamilya ni Ate Isabel. Alam. Ba't di sila naawa sa iyo eh? Ganun yung nangyari. Ma'am, wala po talagang magagawa. Talagang ganyan ang buhay ng tao. Tsaka tayo, yung mga ganong babae, klase ng babae, ay hindi dapat pagsayangan ng panahon kasi ikaw yung kawawang taga-alaga sa kanya nung may sakit. Bakit ganyan yun po yung ginawa niya sa inyo? Diyan yung mga sulat niya sa akin. May sulat siya sa iyo? Oo, yung pag-aalaga ko po sa kanya. Asan po yung sulat niya sa iyo? Ayan, hindi ko rin pinagkakatiwalaan niyo. May sinulat pala siya bago umalis. Ayaw ko pagkatiwalaan yung gano'n yung sulat niya na mahal kita pa, ingatan mo ang sarili mo na huwag ka magkasakit, hindi ako nagtitiwala naman. Nandito na nga, buhay na buhay. Bakit nagawa niya ba? Kaya nga po. Akala ko, ma'am, nagtitiwala ko sa kanya. Nagtitiwala tayo. Tayo. Oo. At bakit nagkagano? Grabe naman. Masakit, yun, ma'am, ang ginawa sa akin dito. Kaya halos napasok lang po ako sa bahay ko paggabi. Matulog na ako. May iniwan siyang sulat sa inyo. Pwede kong makita, tay. Andyan. Grabe naman sa Ate Jonal, mga kalingap. At nakakalungkot naman itong balita na ito na iniwan na pala si Tatay Filomeno. At ang masama dun sa pamangkin ni Tatay, sumama si Ate Jonaline. Dito tayo, tay. Medyo maano na dyan. Madilim. Grabe. Ito ang sulat niya sa akin. Ayun, basahin ko sa inyo, mga kalingap, yung iniwan ni Ate Jonaline na sulat kay Tatay Filomeno. Madam, ayos lang tayo. Ano pa? Kung tayo lang po baga, ayos lang tayo. Oho. Parang nagulo lang po yung buhay niya, no? Ginulo niya buhay ko po. Parang binigyan kayo ng sama ng loob. Ito, basahin ko sa inyo. Yung ano pinagsulatan niya sa kalendaryo pa yata ito. Sabi niya, Happy New Year sa iyo, asawa ko. Sabi niya, yun, mahal na mahal kita, hindi kita iiwan. Salamat sa iyo, tinanggap mo ako sa buhay mo. Kahit marami ako, pagkakamali sa iyo, hindi kita iiwan. Pang muli, I love you, asawa ko. Love you, mahal ko. Yan, may ano pa, May sulat palang ganyan na iniwan, tapos iniwan din naman po kayo. Iniwan ako. Paano nyo po nalaman na ang kasama niya ay yung tatay ni alam mo, madam, ganito. Yan pala, sila lagi na dyan kumakuha. Ako, baliwala sa akin po yun, yung ginagamit siya nung pamangkin ko. Pala sila lagi na dyan. Binabaliwala ko. Nitong Pasko, nakaraan Pasko, hanggang sa pinababayaan ko. Ayaw ko ng gulo. Naramdaman nyo na po na ginagamit siya nung pamangkin nyo? Naramdaman ko. Ayaw ko lang po ng gulo, ma'am. Kahit na nakikita ko siya dyan. Dyan sa bahay. Nandiyan yung lalaki, nilalamas sa didi niya, nagluluto. Hindi ako nakikalam. Ayaw ko, madam, ng magalit. Akong sa Diyos ako nag-aasa. Grabe naman sa Ate Jonaline, hindi na lang nagpahimik dito. Sayang na, ang pinagkakan ko, sayang na mga kinan sa atin. Ako ko, kung bumalik ba, andiyan yung mga damit niya, dalawang kaon ang damit niya, kagayak na, ginaya ko na. Huwag niyo na pong paghinayangan yung ganung tao kasi hindi po pumipirmi sa isang lalaki. Asawa, isang lalaki. Yun yung advice ko, tay. Ano? Huwag niyo pong paghinayangan, huwag pong sasama yung loob niyo kasi syempre kung nagsama yung loob niyo, kahit ano, hihina po yung katawan niyo kasi kahit ano pong gawin ko po yata, ma'am.
Parang masakit sa dibdib ko. Napamala ako sa kanya. Ito pagbalik niya. Ilang balik sa akin? Apat? Apat na balik. Baka babalik na naman. Tatanggapin niyo na naman po. Ay, hindi na. Hindi niyo natatanggapin. Ibigay ko na yung kanya dyan. Para alisin ko na. Oho. Grabe namang nangyari at balita ito, mga kalingap. Medyo nasaktan din ako sa ginawa ni Ate Jonaline. Pero syempre wala tayong magawa. Hindi natin mahawakan yung buhay ng tao. At ilang beses na palang ginawa ni Ate Jonaline kay tatay yun. Pag bumabalik, tinatanggap. Pag bumabalik, tinatanggap. Kaya pala ngayon ay iniwan na naman. At ang masakit, sumama dun sa pamangkin ni tatay. At ayan, grabing kalungkutan yung nangyari kay Tatay Filomeno ngayon, mga kalingap. At sana naman ay makamove on siya agad. Kawawa naman. Sana makamove on ka agad tayo, makalimot ka agad. Siyempre, masakit kasi talaga na iniiwan tayo, diba? Ang ginagawa ko, Ma'am Alma, huwag nalulungkot ako dun, bigla ako natakbo. Napamahal ako dun sa babae na yun. Pero kahit ako napamahal, pinaglalaban-laban ko isip ko. Gawa ng ano. Napapaiyak po kayo pag ano. Naiyak talaga. Napamahal ako sa kanya. Ang gusto ko sa kanya, kahit ganun ang ginagawa niya, sinabi niya sa akin, alagaan niya ako. Matanda na baga ako, Alma. Dapat yung gawa, yun ang taparan niya. Nadala siya nung pamangki ko ay. At yun, hiwalay na kasi dun sa asawa niya. Nanay nila Sabel, di ba po? Sabi ko nga. Dapat hindi ka na tinalo, yung pamangkin mo na lang sana nag-isip na... Oh, na... Ganun. Tiyuhin ko ito, kamag-anakan ko. Hindi ko napapatusin yung... kung anong sa kanya at... Siya, tama yun, po yun pa yung mag-aalaga sa inyo, di ba po? Tama po yan. Oo. Eh, isipin niya sana na may nag-aalaga sa inyo, may... Ang trader po dyan yung pamangkin ko. Totoo po yun. Kaya galit yung anak. Yung mga anak na nag-alis kahapon, papunta Manila, galit. Baka rin sila hindi makapag-isip. Lolo, mapatay ko pa. Sabi ko, wag. Magulang din ninyo. Kahit pa ka paano, magulang ninyo. Eh, pinabayaan yung mga anak, ha? Ang daming anak. Ang daming dapat buhayin sa dyan. Sabi ko naman sa panganay na ito. Paano na lang kung mabuntis niya ngayon si Ate Sabel? Mahal siya. Ay, sa Ate Sabel, sa Ate Jonaline. Ang sabi ko nga naman dito sa anak, ikaw na sa DSW para makulong sila. At yung ina niya, una nagawa. Ikaw ang katur ko kung gusto para makulong ko. Sinong magpapatulpot ay? Sila. Yung kamag-anakan ni nung lalaki? Hindi, mga anak. Mga anak niya po? Oo, oh, nandami po mga anak po yan. Oh. Na dapat buhayin. Paano ngayon? May sakit sa ate si Ate Jonaline? Sino mag-alaga sa kanya? Bahala po siya. Wala nagpakialam doon. Bamatay mo siya. Wala nagpakialam. Ay, ganun ba yung gawain niya pag may sakit siya, pag sinusumpong? Hindi. Nagtaka ako. Dahil maraming lalaki siyang nakuha. Yung kanyang manyak, hindi niya kaya pigilin. Pag nakakita siyang pera, pinapatulan niya. Grabe pala si Ate Jonaline. Ilang buwan lang kayo tayo na ano dito, nagkasama. Aba. Kasi... November hanggang January. Oo. Kita mo, ma'am, kikwento ko sa iyo. May handa akong kanong New Year's. Nagbili ako dyan ng karne. Linuto ko na para pagharapan namin mag-asawa. Kung asawa ko mo siya. Itinapon. Saan niya tinapon po? Niya sa silong. Bakit tinapon niyo po? Itinapon niya. Ayaw niya? Awan ko. Nabubo. Nabubo sa lupa. Hindi ako nag-imik doon, ma'am. Kasi sabi ko lang, bakit ibinubo? Napakababong loob ko talaga sa Panginoong Diyos. Ayaw ko siyang sabihin ko na, o bakit binubo mo? Sasaktan kita. Salamat sa Diyos. Anong reason niya po? Anong rason niya? Bakit niya tinapon yung pagsasaluhan niya po? Nabitawan daw. Nabitawan daw, ha? Grabe si Ate Jonaline. Eh, wala na yun. Wala tayong pag-asa doon. Yan,
tuloy lang ang buhay tayo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. At kung nawalan man kayo ng kasama sa buhay o ganyan, iniwan na naman kayo ni Ate Jonalyn, ituloy nyo lang po yung buhay nyo. Lakasan nyo yung loob nyo. At nandito pa naman kami mag-asawa para tumulong sa inyo. Salamat sa inyo. Dito ko natatapusin mama ang buhay ko. Habang kayo tumutulong sa akin, salamat sa Diyos at tumutulong sa akin. Basta ang sa akin lang, sa aming mag-asawa ay mag-move on ka po. Ano? Bakit talaga kalubang ko talaga po? Dahil napamahal ako. Kaya pag sabi mo sa akin, bakit tatay na lingon ka? Noong kasama mo siya? Oo, lagi mo ka nakasama sa akin. Opo. Ayaw ko, hindi ako nagtitiwala sa sarili niya. Ay, oo, kasi tuwing may video lang. Oo. Tuwing may video lang. Oo, siya yung... Nakaganyan baga ako. Oo, sakalang kumakapit sa inyo kung may video. Pero kung wala naman pong video, ay, hindi naman po. Hindi, laya lang sa loob ng bahay. Kaya ako, nagtataka na ako doon. Kaya pala... Babae po, hindi mapagkatiwalaan. Ayaw ko lang sabihin sa inyo. Ako, marami na akong naging babae, kundi iba yun. Napamalay rin po ako sa kanya. Kaso nga lang, iba tiwala. Ang tiwala ko, hindi niya tinanggap. Pinahalagaan. Grabe, pakita ko nga yung loob ng bahay ni tatay. Grabe. Nalulungkot daw si tatay kasi wala na si Ate Jonalyn dito. At makita nyo nga naman, wala nang katao-tao dito. Yan o yung tirahan nila. Grabe naman. Nakakalungkot itong balita na ito, pero wala tayong magagawa kasi hindi natin hawak yung pag-iisip ni Ate Jonalyn. Tay, ano? Opo, totoo ko yan. Oo. Kita mo mo pag nagkakasakit yun. Halos nag-iihi dyan sa ako lahat. Kaya yun nasa sulat niya. Ako lahat ang nag-aalaga sa kanya. Ang buhok niyang hinawakan ko para hindi siya matagal mag-atakihin. Oo. Ngayon tayo maniwala kayo, yung mga viewers natin na nagmahal sa inyo na dalawa. Kasi madami namang viewers na nag-comment na sana balang araw huwag kayo iwan. Ngayon nangyari na. Pero... pakiusap natin sa mga viewers, wag naman sanang i-bash, di ba? Kahit wala na sa inyo. Opo. Wag sa pagsalitan ng kung ano-ano. Hindi, ganito diba? Na lang po gagawin natin. Nagtrabaho. Yeah, para hindi tayo masira sa kuha natin. Ah, okay. Pero nandito na sa vlog natin. Wala tayong magagawa kung ganun yung pag-iisip niya. Antayin na lang natin kung kailan babalik si Ate Jonalyn. Babalik yun. Ano? May tiwala po kayo na babalik si Ate Jonalyn. Nandiyan yung mga gamit niya. Tatanggipin ko siya. Papangaralan ko kung anong nasa isip niya na para kung tatagal pa siya dito o hindi. Grabe si tatay. Kahit iniwan na ay tatanggapin pa ulit pala. Sabi dito ng mga pamangki ko ito, mga apo ko, wag mo nang tanggapin, hindi pwede. Sapagkat, pamilya ko yun dito, itinuring pamilya. Sabi nila, wag na daw tanggapin, wag nyo na ulit tanggapin dito. Oo, at ganun daw ang ugali ng babae na yun. Oo. Sige, kunin ko lang po yung grocery tay, ha? Opo. Diyan lang kayo. Kukunin ko lang po yung grocery. Mahulog ka, ma'am. Ay, dulas. Madalas ka, ate. Yan, dito tayo naglalakad. Oh. Grabe. Grabe yung balita na nagugulat po ako sa nababalitaan ko dito sa 73 anyos natin na senior na tinutulungan. Yan, kunin natin yung grocery dito na dinala. Ba't nag-iiyak ito? Anong nangyari, Ate Isabel? Bakit yung papa mo po pala ang nagtanan doon sa ni... Hindi naman po yung kasalanan as in ni papa. Kasalanan din po yung babae. Kasi noon ang dating pa lang naman po ni papa, talagang nagpaano na yung babae. Ngayon ayaw na daw po talaga niya dyan sa matanda. Kasi... Sabi daw po kasi ng babae, matanda na daw po si tata, minuwala ng pakinabang at di na daw po kayang mag May pangangailangan. Opo.
hindi na daw po yung kayang ibigay sa eh, pero sana naman naisipan ni Papa mo, di ba, na syempre matanda na si Tatay. Di ba po, huwag nang taluhin, di ba yun? Ang sa akin naman po kasi, di ba naalala niyo po yung pagtatalo nila ni Mama? Ginawa rin naman po kasi ng babaeng disadvantage yung pangangailangan din ni Papa at saka yung parang galit din po siguro kay Mama. Ginawa pong disadvantage yun, tapos porket may pera lang po din yun na tinikalan si Papa. Kaya pati rin po kami nawalan. Pati kayo masama yung loob na tinanan niya yung kinakasama ni Tatay Filomeno. Lahat na sa kanilang dalo. Ikaw umiyak. Masama din ang loob natin. Ano? Eto, eto yung ano ko ngayon. Kasi gusto kong mapakinggan yung panig ni Ate Isabel. Eto po yung binavlog ni Marcos na tatay nito ay siyang nagtanan doon sa kinakasama ni Tatay Filomeno. At masama din yung loob niya sa nangyari, pati sila nawalan daw. Nakokontak niyo po ba yung ano, tatay niyo? Hindi po. Nagtakas lang naman po kasi yung dalawang. Nagtakas lang? Apo, hindi ko po alam na alis yun. Hindi ko nga pa alam na may dalang bag. Pinadala po pala doon sa kapatid kang lalaki. Pinadaan-daan. Tapos nang inabol ko pa po yun sa kapalongga hanggang bagot sila. Nasiraan pa nga po kami nang motor sa may dungki. Hindi ko lang pa talaga inabol. Talagang plinano nilang umalis, ano? Opo, siguro po may usap na yung dalawang yun. Yung unang uwi po baga kasi ni Papa, nun pa lang po nalaman ko na naano ay na halos ayun ang umalis ng babae dun sa kay Papa. Tapos may nakapagsabi din po sa akin na siguro kaya lang po agad umuwi yung tatay ko kasi plano na nilang umalis. Tapos di man lang po siya nagpaalam. Grabe naman. Nagabal po po ako nun. Grabe naman. Tama na Ate Isabel. Di bale, ganyan man yung nangyari, nandito pa din kami na ano, patuloy na tumutulong sa inyo. Ano? Huwag kayong mawal ng pag-asa kahit ikaw ay yung tatay mo nakipagtanan, na, syempre yung suporta na andun na sa kinakasama niya. Ganon din yung gagawin ko kay Tatay Filomeno, ipagpatuloy natin yung pagtulong sa kanya, ano? Oo, wag sanang sasama yung loob din kung ano yung masabi ng matanda. Siyempre, nasaktan din po yun. Wala naman po akong ano doon. Oo, tsaka lolo nyo po pala yan. Magkakamag-anakan po pala kayo. Sinabihan ko na po yun si Papa na kung mag-aasawa, eh, wag na po yan kasi maawa naman yun sa matanda. So, hindi po talaga siya nakikinig. Hindi nakinig? Tapos, halos lahat po na kahihiyan dito sa ano. Kasi kami yung naiwan, kami nakarinig. Laro na po ako at ako po yung pabalik-balik sa labas. Kakahiya nga naman. Ang alisan na nga po yung mga kapatid ko gawa lang sa YouTube. Ang nakakahiya na daw po. Grabe naman. Oo, kayo yung sasalo sa kahiyan dito. Siyempre, alam nila na kinasama nung matanda yun. Tapos siya naman, napamangkin ay sinulot. Talagang nakakaiya yung ganun. Para sa mga pwede kasalanan, kahit yan daw po sa bahay ni Tatamin, ginagawa na nila yun. Ay, yung ano, yung hindi dapat gawin, ginagawa nila hindi dyan? Hindi po alam, pero magkakasama naman po yun dyan. Na andyan pa yung matanda. Alaman pati na yun ni Lulu. Alam naman na po yun ni Tata Mino dati pa, pero hindi man lang po kasi niya pinigilan ng babae. Tapos di rin siya sa akin agad nagsabi na umalis na pala yung babae. Di wala rin po akong alam. Tsaka ang sabi ni Tatay, ramdam na din niya kasi parang nakikita niya yung dalawa na... Tsaka po mararamdaman niya talaga yun kasi halos lagi na sila nag-aaway, ayaw na ng babae. Ayaw na ng babae sa kanya. Nagsabi na po yun kay Papa, halos ayaw na talaga niyang umalis kay Papa, nag-iiyak pa nga. At ano ay, nung bumalik po si Papa ng trabaho ay ano, nagsabi kay Papa ang baka daw iwanan na siya ni Papa. Baka daw po ipagpalit niya siya sa iba. Talagang ano, yung pagkakaalam mo Ate Isabel. Ano lang po yun, yung nakikita ko lang sa kanila. Oo, yung pagkakaalam mo Ate Isabel, si Ate Jonalyn ba ay normal ang pag-iisip? Ay, normal po yun. Ang kaso lang po kasi yung pangangailangan niya. Tsaka ang naging dahilan po, kahit po dun sa una niyang asawa, naging dahilan yung pangangailangan niya sa katawan. Di naman po yung pangangailangan niyang ano,
pangangailangan niya sa ano, yung pinakang, ano. Talagang? Katawan, yung ano po talaga niya. Kasi kung ang pagbabasehan naman po ay hindi naman yung isang bagay na alam niyang hindi na kayang ibigay ng matanda. Wala man po siyang ano, kasi alaga siya lahat. Kaya nga siya naging ganun. Nung unang dating din po niya, halos dyan sa bahay. Halos lahat na rin po sa akin nandito mga kapatid ko. Pero ako pa rin po nagpakain sa kanila lahat. Tapos hanggang sa kinuha siya nila tamin. Pero ang naging dahilan lang po talaga yung ano, hindi kayang ibigay ni tamin. Pero sinabi na po yun sa kanya nung niya na matandang yun, bago pa lang siya na hindi na maibigay yung pangangailangan niya. Pero binaliwala niya po yun. Ang ganda nga po ng harap niya lagi sa camera. Oo. Hindi niyo po may isip na gano'n. Pero ako po, matagal ko nang ano na, di talaga po yung tatagal. Kasi nung una ko pa lang po yung makita doon, nakuha ko na po yung ugali niya na talaga. Kung sinong makita niya, makitaan niya ng ano, sinasama, sasama. Sinasama. Oo. Hindi normal yun sa Ate Isabel, ano, hindi normal na pag-iisip ng isang babae na normal yun. Kasi kung makitaan man niya yung isang lalaki na ganito ganyan, isasama na agad, iwan na, ano na si tatay. Makitaan. Di ba, nakakaawa si tatay, kita niyo. Lahat na nga po nga binigay. Hindi rin po kasi, yun po kasi ang ugali po kasi ng babae ngayon. Hindi siya nagpapatalo kahit siya na yung mali. Parang ang ano niya, ano siya yung masusunod lahat sa kanya yung tama. Pag nag-away nga po sila, laging kasi nun ano, yung iwanan niya na. Si, panakot niya kay tatay ni Pilomino. Nadampot po talaga yun ang ano, damit. Nangahakot. Oo, nangahakot. Pero nandyan pa din daw yung mga gamit ni kasi Isabel. Nga po hindi sila pwedeng magdala ng gamit. Mahalata ako, mahalata niya. Ang sinabi niya lang ay mapunta sa ano sa sentro pero nakipagtanan na pala sa ano. Umalis na una daw po yun, umalis muna din tatay ko. Kasi na late po ako ng habol kasi hindi na anong sinakayan daw nila, bus. Bus. Dumating po yun ang madaling araw sabi ng kapatid ko. Pero pinalis din daw po. Kung mapanood ito ng tatay mo, anong gusto mong sabihin sa kanya, anong gusto mong iparating? Kung gusto niyang ibalik pa ba yung tinanan niyang ano, kinakasama ni Tatay Pilomino? Wala. Bahala sinasubuhin niya kung anong gusto niya nang gawin. Total, nagsabi naman na po yun na kapag ano, hindi na daw po talaga siya sa amin magbibida. Sa nanay daw po namin kami mangingi pag nangingi naman. Wala daw siya. Grabe naman yung tatay niya. Ito na malungkot, nandito naman kami. Ano? Nandito naman kami, pagpatuloy namin yung nasimulan namin sa inyo, at least na sisimulan na yung bahay nyo. Pagpatuloy namin yan, pagandahin para sa inyo, ano? Oh, salamat at Isabel, at pagtibayan mo yung loob mo, nandito lang kami ni Kuya Marcos mo, no? Oo. Kung may problema ka, may nakukontak mo naman si Marcos, pwede mong i-chat agad, ano? Ay, kakalungkot. Nakakalingap. Pati ako napaiyak sa, ano, ni Ate Isabel, ito yung pasalubong natin kay Tatay Pilomino. At sana naman ay makamove on agad si Tatay Pilomino sa nangyari sa kanya. At sana ay may pagpatuloy ng maayos yung buhay nila kahit ganito yung mga nangyari sa kanila. Galing ba ba kayo niya sa akin? Opo, galing po kami sa sentro at nagbili kami ng groceries para sa iyo at bukas nga pupunta ako dito sa iyo kung ano pa yung pwede kong ibigay. At sana tayo makamove on kaagad, narinig ko na yung side ni Ate Isabel. Na totoo nga naman na tinanan pala nung tatay niya yung kinakasama nyo. At masama pala yung loob talaga nila. Masama talaga po yung lahat ng anak. Sabi niya hindi na lang daw naawa sa iyo yung papa nila. Kasi ikaw yung siyempre kinakasama. Tiyuin niya pala parte ako nila. Anuluhin nila. Tsaka nakikita niyo pala tayo yung ginagawa nila. Oo, dito. Hindi ako kumakibok, ma'am. At ayaw ko nung magkaroon ng iskandalo. At ayaw ko nung magkaroon ako ng gulo. At kung ako baga gusto kong saktan ng isang babae, anong lakas, no? Yan ang ugali ko, ma'am. Hindi ako nananakit ng isang babae. Opo. Grabe naman yung nangyari sa inyo na ganyan. Sana ay, ano, bigyan ka ng lakas ni God. Huwag kayong mag-isip ng kung ano sa buhay nyo, Tayan. Lakasan nyo. Ang sabi nga ni Sir Marco, Marcos, kung bumalik,
ang tanong sa akin kung pipisan pa ako, hindi na ikaw. Paalisin ko na. Pero sure na yun na ano? Sure na po, ma'am. Decision nyo. Yung dati kasi rin, kanina kakasabi nyo lang diyan na tanggapin nyo, na pangaralan nyo. Tatanggapin ko, kukunin ko yung damit niya, kukunin niya. Ah, kung bumalik at kunin niya yung ano, ibibigay ko. Pangaralan nyo lang, tapos na, hayaan nyo na. Papalisin ko na. Yung katulad din nung dati nung ako interview ninyo, ganun pa rin. Gusto kong ganun na lang ako. Oo, na mag-isa ka na ano po. Maganda yan para hindi, wala nang wala na magbibigay. Wala nang gulo sa... Oo, wala nang magbibigay ng sama ng loob sa inyo. Totoo po yan. Grabe naman. Ibali tay, hayaan nyo. Nandito naman kami na tumutulong mag-asawa sa inyo at kila Ate Isabel. At sana ay bigyan pa kayo ng lakas ng loob ni God na mapaayos yung salamat buhay niyo po ano at salamat. Blessing sana blessing po ay darating pa sa inyo ng salamat mas maaluan po. Salamat sa Diyos ang binibigyan niyo sa akin. Oo, tay, ipunta mo na po yan diyan at sige, paalis na din po kami. Umpo, kami. Mga groceries po yan. Oo. Para kayo po mag-ingat kayo sa biyahe niyo. Opo. At kayo ang dami na sa akin ninyong ginagawa ng pagtutulong. No. Kaulanan nung tayo pumunta sa bayan. Oh, ikaw tayo, nakabili ka po ng gamot mo. Nakabili ako. Ng vitamins. Hindi po, yung meron akong yung mga ginagamot na yung iniinom ko, maintenance. Maintenance. Uminom ka lang ng maintenance mo tayo, ah. Kulang ako na, wala oo akong pambili. Pag-ayusin mo po yung buhay mo at wala akong pambili maintenance. Oo. Huwag mo pong anuhin yung ano at ano yan tay, naamoy kita ngayon. Dapat wag mo pong gawin yan kasi medyo may edad na po kayo, syempre. Nakainom mo talaga po dyan. Oo, pero wag nyo na pong ulitin yan kasi may edad na po baga kayo, may maintenance pa kayo. Hindi po yan maganda sa kalusugan. Nag-maintenance ako nung... Oo. Ano ito? Kakaunti ng gamot ka kasi dyan. Kami, hindi po kami tumutulong sa mga may bisyo. Number one sa bisyo. Ayaw na ayaw namin may bisyo ang mga tinutulungan namin kasi syempre yung binibigay namin na tulong doon na nila ilalaan, 'di ba po? Kaya ang tinutulungan namin yung walang bisyo. Yung walang bisyo, kaya sana kung hanggang maiwasan natin po ay iwasan natin yung mga bisyo na ganun tay ano? At para din sa kalusugan niyo 'yan. Opo, madam. Opo. Sige, punta muna po kami at may lakad pa po kami, tatay. Opo. Sige po. Ah, sige po. Sige ingat po, ka. Ipunta nyo na po sa bahay niyo yan. Ingat ka sa biyahe niyo, mag-asawa. Kawawa naman si Tatay Filomeno, mga kalingap, kahit anong gawin na pagmamahal pala kay Ate Jonalyn ay iniwan pa din siya, pero sa akin man po na minsan-minsan lang pumupunta dito kila tata, dumadalaw, nagbibigay ng syempre ng alalay sa kanilang pang-araw-araw ng gastusin na ano eh. Napapansin ko din naman po na yung babae ay medyo may something, may hindi maayos na pag-iisip kasi makita mo naman po yung pananalita niya, the way magsalita ay kala mo ay ano, totoo, pero sa totoo po yun ay eto, nangyari na, nagawa na niya, na nangipagtanan sa iba. At sana naman ay ano, hindi na maulit ito na tanggapin ni tatay at siya din naman yung ma-stress. Ayan, pati si Marcos ay nabigla sa ano, nangyari, anong nangyari sa kanila? Hindi ko din alam. Di, nasyak ako. Kaya nga nagkukutkot na lang ako ng puno. Ayun mga kalingap. At sige, dito ko muna tapusin ang aking vlog. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa senior na tinutulungan natin na ito, si Tatay Filomeno, 73 years old at nagmahal sa 24 anyos na iniwan siya. Ayan. At sana ipagpatuloy niyo po yung pagsuporta sa kanya kahit wala na po yung lovers niya. Tinanan na po ng iba. At thank you so much sa patuloy na pag-angat ng pag-follow niyo sa ating Facebook page, Alma Vlog, sa ating Commander ni Marcos na YouTube channel. Maraming salamat. God bless.